guys. Samahan niyo po akong mag-pack ng mga pinamili kong gifts for Christmas. Okay, guys. So, before tayong mag-wrap, it's a wrap. So, papakita ko muna sa inyo yung mga gifts na pinamili ko. Let's start with this one. I think bumili na ako na ito before. Tapos, bumili ako ulit. Hindi ko sure kung binigyan ko na sa Ate Marisa nito kasi ito po ay para kay Ate Marisa. So, ano tong tatlo na to? Puro po siya hand cream. Yes. Iba-ibang klase? Tama ba? I'm not sure. Parang parehas lang pala. Opo, parang parehas lang. I'm not sure, pero mukha siyang parehas. Pasensya na kasi yung boses ko iba pa din dahil meron akong ano, cold. Pero pawala na. Sorry. Anyway, another is Ferrero Rocher. Ipapak po na, ay sorry, i-wrap po natin siya. Also a gift. And another is this one. O diba, meron ng balot. Tapos meron pang ano, to and from na card. So, hindi na natin siya kailangan ibalot. Yun nga lang, alam mo na kung ano to. Kasi meron na siyang brand. Anyway, hindi ko na siya ibabalot. And then, let's go to this one. So, ito po ay reed diffuser. Di pa ako nakaka-try na ito. I'm not sure kung anong bango. Ano smell niya. Pero maganda lang siya kasi meron, pwede siyang pang display at the same time kasi meron siyang orchids. So obviously, it's not real orchids. So pwede mo siyang ilagay sa, alam mo yung center table, tapos meron siyang flowers, tapos ganyan. Tapos syempre, nandun yung stick niya, yung sa diffuser. And sinamahan ko na rin itong refill. So vanilla and patchouli. Ayan. So, deep diffuser refill. Hindi ko po sure kung naririnig nyo ako ng maayos kasi nga yung boses ko ganito. Anyway, I also bought Christmas cards. So, 10 pieces po itong Christmas cards na to. And, ito, charity cards. So, same lang naman yung kanyang mga designs. So, ang plano ko is, I'll send it to my friends. Kasi uso dito yung mga ganito Christmas cards. And then I'll send them via post. And then this one is for Alex's ano, nana and granddad. Ayan. Naririnig niyo ba ako? Pasensya na. Pero, ayan na nga. Mahilig kasi yung kanyang lola ng mga Christmas cards. Mga any cards talaga. Mahilig siya. So, papadala namin siya. Anyway, also, meron akong 50 pounds chocolate. Oh, diba? 50 pounds chocolate. So, I bought, actually, 6. Oh, diba? Meron akong 300 pounds. So, itong chocolates na to, ibibigay ko naman siya dun sa mga ka-teammates ko. Yan, tig. Take 50 pounds sila. And then meron tayo dito another chocolate. Dami ko chocolates, no? Na binili. Kasi, actually, this time po, hindi na ako masyadong pumili ng mga regalo. Kasi, yung mga friends ko, na yung circle of friends ko, usually, nagregaluhan kami, and then yung mga anak nila. So, ang dami kong binibiling gifts. Siyempre, family, no? So, sa family nila, ganyan. Sa mga kids nila. Anyway, so, this time, usapan namin, hindi na kami mag-exchange gifts. So, nag-Christmas party kami yesterday lang. Di pa ako sure. Yesterday. So, ginanap yun sa bahay ng friend namin. So, nagdala kami ng mga potluck. Dala ng kanya-kanyang ano, food. And then, ayun na, doon na kami nagkainan. So, yun na yung aming celebration. Sabi namin, huwag na tayong mag-exchange gift.
yung regalo na lang natin sa isa't isa ay yung mga pagkain. So nagdala kami yung pancit. So yun, kaya hindi na ako masyadong nakapag tawag dito, namili ng mga Christmas gifts. Anyway, dito sa likod ko, malalaki to actually, guys. So, ito naman, para to sa iba kong friends. So, pasensya na, nakabalot na eh. Ito po ay flask. Maliit lang naman. Ito yung size niya. Flask. So, pwede ka maglagay dyan ng mga hot water. Kung gusto mo maglagay ng kape, pwede. And then, ganito po siya kalaki. Ayan. So, mabigat po siya. So, ang laman po niyan ay, ano siya, parang decor lang siya sa lamesa. So, for example, meron kang party, ganyan. So, at gusto mong naka-arrange yung ano. So, hindi siya plato. Pero, dish siya. Tama ba ang tawag doon? Rack siya eh. So, may two shelf. So, pwede mo siyang lagyan ng cheese, ganyan. Crackers, ganun. Or anything, like, pwede mo siyang lagyan ng muffins or anything you like. So, two tier siya. Para siyang, ano, cake tier. Parang ganun. Pero iba yung style niya. So, hindi siya pang cake. Pero kung gusto mo, pwede mo rin gawin. Pwede mo siyang lagyan ng sushi. Yun nga. So, two levels siya. And then, mabigat siya kasi yung base niya, para siyang made of, ano ba, rock? Anong tawag dun? So, basta ganun, mabigat. So, yun, tatlo yun. So, per family yun, tatlong families. At, ito nga pala. Pinakita ko na ba? Medyo nakalimutan ko na. So, ito naman, ang laking lint nito. 25 pounds po siya. And, 1 kilogram. So, meron kami usapan ni Steve na mag-exchange gift kami. Anything, surprise, for the amount of 10 pounds. So, syempre, nag-exceed na ako. Kasi, meron po yung discount. 15 pounds siya. So, nakita ko, from 25, naging 15 pounds na lang. O, diba? 10 pounds agad. Tapos, bibigyan ko siya nito. Pumili nga pala ako ng hand cream. So, ito lang regalo ko for myself. Hand cream, kasi wala na akong hand cream. Tapos, age-resisting. Age-resisting day cream. O, diba? At saka, night, overnight care na Nivea, ano tawag doon? Lip balm. Ayan. Ito yung regalo ko for myself. Kasi, alam niyo na, malamig dito. So, mabilis talagang mag-dry yung face, yung lips, yung hands especially. Kasi, every time na maghuhugas ka ng kamay, ayan, nagiging, ano na siya, nagiging dry. Okay, guys. So, sa isa na natin lagay yung chocolate, another chocolate, or chocolate pala. Okay, so ito yung hand cream, and then another chocolate, and then yun yung hand cream. Ayan. So andyan na yung isa. Tapos, ulit yung pangalawa. And then, ito yung pangatlo. Okay guys, so ngayon, ilagay na natin sa Christmas tree. Oh! Masisira ka pa. Okay. Let's go. So guys, ito ang aming Christmas tree. At ang theme po namin ay pink. Actually, last year, ito na yung theme namin, pink. So itong mga ornaments na to, last year pa namin binili. At
nulit lang namin. Medyo magulo na yung mga ornaments kasi si Alex, ang hilig-hilig niyang pitasin. Kaya wala na sa ayos. And syempre, ang ating bilin. Ayan. So, papansin nyo, kulay pink din yung aming mga wrappers. Oh, diba? Sumali siya sa kanyang theme na pink. Ayan. So, yun ang aming Christmas tree. Okay guys, so dito sa part na to medyo magulo. Okay, so dapat ilagay natin siya dyan. Para medyo naman siya. Center. Okay. So, yan yung aming decor. Dito sa may TV. And then, meron tayong Santa socks. And then, another sock here. Actually, matagal na yung mga socks na yan. And then, ayan. Kita nyo na yung mga gulo sa gilid. So, ito yung ating Santas. And then, mga gifts. So, there you go. Guys, meron akong secret na i-reveal sa inyo. So, as you can see, ang dami po namin mga gifts dyan. At sinabi ko naman sa inyo kanina na hindi na ako masyadong namili ng gifts this year. So, ang problem ko is wala akong ilalagay na gift dito sa may ilalim ng Christmas tree namin. So, recently lang ako bumili. Last week, tsaka ngayon. So, ngayon lang ako nag-wrap. Tapos si Ate Marisa, ni-wrap na rin niya yung kanina. And since wala kaming gifts dito sa Christmas tree, as in vacant siya, so nag-improvise kami. So, makita niyo po yung mga boxes na yan. Yung iba dyan, empty boxes po yun. Mga tissue, mga any boxes na ginamit na namin, tapos in-empty namin, and then yun, nirap lang namin siya. And then, ginawa namin siya, decoration. So, nandyan siya. And then, yung iba nandun. So, yun lang guys. Parang ano lang siya. Decor lang talaga. So, nag-aksay lang ako ng wrapper.